May pinagsisisihan ka bang mga desisyon sa buhay mo? Nagsisisi ka ba na you have changed yourself? Still believe on chances despite of everything happen? Yes! Naniniwala po ako. Hindi lang second, third chance, fourth, fifth, kumita ilang chance yan. Tao na banggit sa bidyong ito ay base lamang sa mga nakalap namin po sa social media. Ang lahat ng impormasyong nakasaad sa bidyong ito ay batay sa mga pahiwatig at haka-haka na ibinigay at binibigay ng may-ari ng social media account. May pinagsisisihan ka bang mga desisyon sa buhay mo? Pinagsisisihan? Wala. Wala po akong pinagsisihan kasi naniniwala ako na yung mga nangyayari sa buhay natin are preparations sa mga susunod na mangyayari pa sa life natin, na mga pagsubok. I-trust lang natin lahat kay God. Wala akong pinagsisisihan. Basta yun na yun, wala. Wala po. Nagsisisi ka ba na you have changed yourself? Yung iba kasi sinasabi, dudurug na durug daw siya sa mga tao, sa mga ganyan, dahil sa nangyari. So, super masakit kapag yung nangwasak sa'yo is yung taong hindi mo inaasahan, yung taong kilalang kilala mo, yung taong hindi mo inaasahan na siya yung mangwasak sa'yo. So, meron tayong mga friends na nasaktan for me, tapos merong lumalaban para sa akin dahil hindi ko kaya. Pero time na pala na ako na yung mismo rin lumaban din. Kasi hindi naman ako lumalaban ng basta salita ng salita lang. Natuto lang naman akong sumakot. Kasi alam ko naman na may tama ako. Kasi nag-vlog si Kuya, sinabi niya na yung vlog daw is puro this, ganyan, hindi sa ganun yun. Ang gusto ko is yung totoo lang at saka maging awareness. Awareness to sa mga babae na kailangan nang lumaban, na stop na, tama na, kasi kailangan nyo nang mahalin yung sarili mo at maging aware kayo kung niloloko lang kayo at ginagamit kayo, lalo na kung matagal kayong ginagamit. Yun lang. So, hindi ako inom. Nasagot ka, oh. Wala akong pinagsisisihan. For better. And for future. Para sa sarili ko. You still believe on chances despite of everything happen? Yes! Naniniwala po ako. Hindi lang second, third chance, fourth, fifth, kumita ilang chance yan. Kasi merong mga taong deserving na mabigyan ng chance. Ganto yan. Ako po kasi is giver sa totoo lang. Simula umpisa, ako yung taong giver. Mapagbigay ako, naniniwala ako na itong taong to pwedeng magbago. Kaya nga giver kayo, so tagabigay ako ng chance. So ngayon, dapat kung kayo man ay bibigyan ng chance, kasi itiwala yung nasira eh. So pag nasira yung tiwala, mahirap ibalik yun. So yung taong nagbibigay ng chance, inipon niyang sobra-sobra, lakas ng loob inipon niya na magbigay ng chance para buuin ulit yung tiwala na yun. Nabigyan kayo ng chance kahit mahirap. Ilang beses, kaso paulit-ulit na eh. Pag paulit-ulit na nangyari, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, marirealize mo na merong taong hindi pala deserving sa chance na binibigay mo. Kasi kapag binigay yun sa'yo, dapat patunayan mo na deserve mo yung chance na yun. Kasi masakit yun kapag hindi mo pala deserve, tapos parang tinaasa mo yung tao na magbabago pa, na deserve mo yung chance, pero hindi. Ano yun? Scam? Fake na bagsa divisorya? Ganun ba yun? Hindi ganun kadali yun eh. Mahirap yun. So yung huwag ganun, huwag tayong fake. Kung hihingi kayo ng chance, dapat yung totoo. Kasi hindi naman to biro, hindi to laro. Buhay, life, future, pagkataon ang nakasalalay dito. So huwag tayong maglaro. So kung isa, dalawa, pwede. Pero kung kumagpasin na tatlo, apat, lima, parang ano na to, ano yun? Tao po yan, hindi po yan bagay lang. Tao po ako, tao po, gano'n. Kaya mag-ingat po tayo, pag binigyan tayo ng chance, maging totoo tayo. Kasi kung di naman po kayo magiging totoo, huwag na lang po kayong humingi ng chance. Yes. Kasi masakit, tsaka apektado yung buong life ng tao. Yung gano'n. Pag gano'n kasi, parang hindi mo na yun pagkakamali eh. Pag nakailang ulit na hindi na yung pagkakamali, choice mo na yun. Hindi na yun mistake. Choice mo na yun. At yun ang gusto mong gawin. Budol! Yun. Ingat girls, or pati mga lalaki, ingat din. Kasi minsan, ano na, hindi na siya, ano, parang ginagawa ng habit dahil sober abuso. Dahil mabait ka, alam na nandyan ka, patatawarin ka, bibigyan ka ng chance, kahit 10 chance, andyan ka lang. Hindi pwedeng ganun. So, ingat-ingat din. Kasi ayokong makaranas din kayo, maging awareness to sa mga tao na... Ibig sabihin lang kasi plastic. Yun, tama si ate. Ibig sabihin nun, plastic yung pinapakita mo. Oo, kasi if you know that you're not going to change yourself, why asking for second chances? Ayan, patay kayo. In English kayo ni ate. Tama. Tama. Kung kaya mo na magbago, wag ka na lang. Huwag na lang mag... Alam mo sa sarili mo na, shit, hindi ako magbabago. Oo, hindi ako magbabago. Wag na lang. Kakaawa. Yes! Sabihin kaso nga, merong mga taong walang awa. Diba nga? Okay, natural magsasalita. Kapatid ko yan eh. Siya yung nakakita kung gaano kahirap. Yung sakit po na binibigay nyo pag nakaranas ng gano'n. Depression. Matindi pa sa depression. Diyos ko,
buti na lang matapang si Milabs. Kasi kung hindi, sa ibang tao nangyari yun, ako mukhang wala nang kinabukasan, mukhang hindi nadidilap. Kasi yung ibang tao mahina, hindi nila kakayanin yun. Kasi hindi naman talaga mangyayari yun, hindi talaga ako sasabog kung hindi nagkuda-kuda si kuya, sa totoo lang. Kasi nagkamali na eh, parang nangyari, siniraan ko, ganito. Kasi nagdadaldal siya, so parang na-trigger lang ako. So siguro sumobra lang yung aking pagkagalit dahil hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, tahimik lang ako at hindi lalaban. So nung nagulat si kuya, you don't have to explain that. Okay, I don't, because in the first, hindi na pagkakailangan. Because in the first, yun lang yun. Kasi ang nangyayari, kasi ngayon, ang naging issue is parang mas nakafocus siya sa issue na nag-react ako, emotional reaction, yun ang naging issue, emotional reaction ko na parang ako na yung mali kasi nag-react ako, pero yung bakit ako nag-react, nawala na. Nawala na yung issue na kung bakit ako nag-react, diba? Nawala na po. Napunta na sa akin yung blame, ako na yung sinisisi, parang kasalanan ko. Pero hanggang sa huli, alam niya na sinave ko siya hanggang sa huli. Kasi gusto ko siya, ayaw ko siya magpariwala. So, okay, enough na enough na Milab, happy lang tayo, happy! May time lang ako okay lang yan. Tinry ko pa rin naman i-save siya. Hindi lang tinry. So, barang pati buhay ko halos lahat, inano ko na. Magpapatawad ka pa ba? Or magpapatawad ka ba? Oo naman. Kasi ako talaga mapagpatawad akong tao. Pero, sabihin ko lang sa inyo na yung sa ngayon, dapat magpatawad ako sa taong yung alam mong sincere naman yung apology. Hindi yung taong nag-a-apologize publicly at alam naman namin sa sarili namin, sa isa't isa na hindi totoo yon, na for fame, for image, ganon, at para mabaligtad. Alam natin eh, kasi sino bang may gawa nito? Sino bang gumawa nito? Sino may gusto nito? Kasi umpisa pa lang hindi ako nagkulang sa paalala ng gulo, gandek, ganyan. Pero mas pinili niyang maging ganito to. So ngayon, ang nangyayari, nagiging baliktad kasi parang siya na yung victim kasi nag-react ako sa ginawa niya. Pero tahimik naman dapat talaga ako kung hindi lang siya nagdadaldal. So yun, okay pa rin naman magpatawad tayo sa taong sincere sana na alam natin na sincere at hindi yung nanghingi lang ng sorry public dahil nahuli niyo siya. Girls, ingat kayo ha. Ang mga hindi bang boys ha, pero may mga tao, hindi ko didiin ang boys. May girls and boys din na ganito na magsusorry lang dahil nahuli niyo siya. Pero kung hindi niyo siya nahuli, tuloy pa rin yun. Hindi siya manghingi ng sorry, wala siyang napifeel na awa kasi kaya niya ngayon nagagawa. So ngayon, para sa kanya, dahil total minention naman niya ako sa vlog niya, na may message siya sa akin. So siguro siya, para sa kanya, magpapatawad ako, sige kahit hindi sincere, pero hindi pa ngayon. Hindi ako plastic na sabihin ko pinapatawad na kita ngayon, hindi. Siguro someday, tatanggap ko na kung ano man yun, pero kasi ikaw yung gusto nito. Wala namang may iba. Kayo lang. Isa pa, nag-react lang ako, tapos parang siya pa yung naging victim. Para sa sarili mo yun eh, sarili mong peace of mind, mas magaan kapag nagpapatawad tayo. We'll be right back.